Welcome ka Amag. Please subscribe my YouTube channel and suportahan po natin ang mga Pinoy vloggers. Maraming salamat! Welcome back, Kaamag. Sa video ito, mga Kaamag, ay bali po nagdi-disinfect po ako ng gagamitin kong tuyong daon ng saging. Nilagyan ko po siya ng Sunrox. After po yan, mga Kaamag, ay ibababad po natin siya ng 5 oras. After po ng 5 oras, mga Kaamag, ay hugasan po natin siya. Sa akin po kasi, hugasan ko po siya ng bali 2 hugas. Gamit po ang tubig sa puso, mga Kaamag. After po niyan, mga Kaamag, pagkahugas po natin at sigurado na po tayo na nawala na po yung amoy ng Sunrox, bali, ibibilad po o patutuloyin po natin siya ng 1 oras. So, ayun mga Kaamag, tuloy-tuloy lang po ang panonood at sa susunod na video po nito or sa kasunod nito, andun po yung paraan ng pagkatanim ng kabuting saging gamit ang laundry basket. Salamat mga Kaamag! Welcome back, Kaamag. Sa video ito, mga Kaamag, piprepare ko po yung ating bini ng kabuting saging or spawn. Bali, lalagay ko po siya sa timba, then mag-a-add po ako ng harina. 2 kutsara hanggang 3 po. Nasa sa inyo po yun, mga Kaamag, pero sa akin po kasi mga 2 o 3 kutsara lang po ilalagay ko dyan, Kaamag. Ano po yan? Ang purpose po niyan, mga Kaamag, ay dagdag nutrients po. Parang pagkain po ng ating maysilya or ng amag ng kabuting saging. Then nag-add din po ako ng asukal. Yun din po ang purpose, mga Kaamag, para po dagdag nutrients sa ating mga amag ng kabuting saging or bulba mushroom. Tuloy-tuloy lang, mga Kaamag, at ilalagay ko na po yung aking spawn. Bali, yung spawn ko po, Kaamag, is 2 klase po yan. Isang mother culture po na dahon ng saging na tinadtad. Sa susunod na video, Kaamag, ituturo ko po kung paano ginawa yan, mga Kaamag. Din yung isa po dyan is yung sawdust.
or kusot na bali ano po yan, bali F1 na po. Bali planting spawn F1. Galing po sa crack corn yung binhi po niya na nilipat ko po dyan yung F0 para maging F1 din, planting spawn na po siya. Thank you mga kaamag, sa susunod, tuloy-tuloy lang po at sa susunod na video niyan yung pagtatanim po ng ating kabuting saging gamit ang laundry basket. Salamat mga kaamag. Moments later. Magandang araw mga kaamag. Sa video ito mga kaamag, ituturo ko po kung paano magtanim ng kabuting saging gamit ang ating laundry basket. At ang purpose po nito para po sa makatipid tayo sa space or maliliit lamang yung lugar natin na hindi natin pwedeng magtanim ng maramihan or yung magagawa tayo ng bed kasi kulang tayo sa pagtataniman or sa space. Sa pamamagitan po ng ating laundry basket, kung maliit man po yung lugar nyo, ay makakapagtanim po tayo ng ating bulbariella mushroom at or kabuting saging. Kung mapapansin nyo mga kaamag, bali yung tinanim ko po dyan is yung spawn ko is hinaduan ko po ng darak. Small amount lang po, kayo na pong bahala, isang dakot or dalawang dakot na darak. Tapos po, dalawang kutsarang wash sugar ang nilagay ko po dyan mga kaamag. Then, tatlong kutsarang harina mga kaamag. Yun po, dagdag nutrients po yun para po sa pagkain ng ating bulbariella mushroom. Then, yung dahon po ng kakawati at ang madre kakao sa ibang tawag, yun po ay ang purpose po nyo nun ay para po dagdag init at saka maano po siya, mataas po yung nitrogen contents niya. Makakatulong po ng malaki sa ating mga mushroom or kabuting saging. Kung mapapansin nyo mga kaamag, ang ginamit ko po dyang dahon ng saging ay yung dati ko na pong nagamit sa unang tanim ko. Bali, ni-recycle ko po at ang purpose ko po niya na explore ko po
kung gagana pa po ba siya or hindi na sa ating gagawin. Update ko po kayo sa susunod na video kung after 9 days po kasi magbubukas tayo niyan para sa gas exchange niya. At didiligan natin siya ng kaunting tubig, cold shock natin siya mga kaamag. Sa paglalagay po ng bini mga kaamag, isa sa gilid lamang po. Huwag po natin ilalagay sa gitna kasi doon lamang po tutubo yung ating kabuting saging sa gilid ng laundry basket sa ating nilagay na daw ng saging. So sana mga kaamag, tapusin nyo po itong video ito para po may matutunan kayo at pakisubscribe na rin po ang aking munting YouTube channel. Paklik na din po ang notification bell para po updated kayo sa tuwing mag-upload po ako ng mga ganitong video. At para po sa dagdag kaalaman, lalo-lalo na po sa mga baguhan sa pagtatanim ng kabuting saging. So kaamag, naasahan ko po natapusin nyo po itong video ito para po sa dagdag kaalaman. God bless po mga kaamag. Thank you for watching.